namin sa aming yard. Papakita ko lang yung proper hookup ng trailer. Ito yung talagang dapat na ginagawa sa pag-hookup ng trailer. Hindi yung basta-basta ka nalang nag-hookup. Kasi yung iba hindi na bumababa para check yung pag-hookup. Yung lapat nung, yung clearance nung fifth wheel dun sa plate ng trailer. Eh minsan kasi may nangyayaring iba kapag ka hindi tinecheck basta mag hookup, minsan mataas yung fifth wheel, tumatama ro sa nose ng trailer. So yung proper na hookup, papakita ko sa inyo ngayon at dun sa mga bago, lalo-lalo dun sa mga bagong mag-aaral ng trucking, yung ngayon palang mag-aaral, I mean gusto mag-aaral ng trucking, at least may idea kayo kung ano yung proper way ng pag-hook up ng trailer. So naka-back up lang ako sa trailer, naka-tutok lang siya. So papakita ko sa inyo yung paano siya yung clearance niya para hindi kayo mahirapan at hindi magka-damage yung trailer o yung tractor niya, yung fifth wheel. So ito, pakita ko sa inyo. So ayan, oh, titingnan nyo lang yung level nung fifth wheel sa trailer. So ayan, medyo mataas yung fifth wheel ko sa trailer. So ang gagawin ko, bababa ko lang yung airbag suspension para magkameron siya ng konting clearance dito. Tapos tsaka mo siya itataas ulit para lumapat sa plate. Kasi kaya yun ang proper way, kasi yung grease na nilalagay doon sa ibabaw ng fifth wheel, hindi siya itulak ng trailer. Kagaya nito, puro grease na siya. Kasi tinutulak niya, hindi nila hinuhukap ng proper way. Kasi kapag natuyo yung fifth wheel, masisira yung ano niya, yung fifth wheel. So para maganda yung traction nung tractor sa trailer, kailangan lagi siya may grasa. Ito, lalagyan ko lang siya ng grasa, linisin ko lang. So ito, meron ako nung pang grease sa fifth wheel. Ito yung parang lubrication nung sa fifth wheel at sa trailer. Yan, ito nilalagay ko dito sa aming company, libre to sa kahit sa owner operator, binibigay lang nila to. So malaking bagay. So lalo ngayong winter, mas naiiga yung grease nung fifth wheel, kaya lagi ko siyang nilalagyan nito. Pakita ko sa inyo paano ilagay. So ito ang ginagawa ko, na-open ko lang siya ng ganyan. Medyo magrasa, kailangan iikat lang. Papatong ko lang siya dyan, ganyan lang siya. Tapos yung kabilang side, ganun din. So ito yung kabilang side, ganun din. Nakapatong na yung grasa, so i-hookup ko na siya. Pakita ko siya paano yung proper hookup. So ito, bababa ko lang yung airbag. Airbag, then i-backup ko lang. So yan, bumababa na yung fifth wheel ko. Lagay ko lang ito sa loob. Medyo lumabas eh. Yan, makikita nyo, may clearance na siya sa trailer at saka sa fifth wheel. So pwede ko na siyang i-atras, then saka ko ulit siya atas yung airbag para lumapat sa trailer. So yan, makikita nyo, lumalapat na yung fifth wheel ko rin sa ano, lumalapat na siya, oh. Tumataas na siya. So pwede ko na siyang i-hook up doon sa kingpin. So naka-hook up na ako ng aking trailer. Daming, silipan ako. Hindi ko na nakuhanan yung ibang video yung ginawa ko sa baba kasi sobrang lamig. Mabilis madrain yung battery ng GoPro. So yung konting clips lang yung ginawa ko na pag-hook up ng trailer. So yun lang, gawin nyo lang ng tama yung trabaho, walang magiging problema, walang magiging aberya. Nasa sa inyo rin naman yun eh, kung gagawin nyo ng tama o hindi. Pero hanggat maaari, kung ano yung proper way, yun ang ating gawin. Kasi dyan nakasalala yung trabaho natin kung
tayo sa kumpanya or what. Pero iba na yun sigurado. So nakatapos na ako. Tinatapos ko lang yung pre-trip fill up ko rito sa satellite ko. Then head na ako ng Dryden. Kukuha ko ng loaded trailer doon. Kasi itong hila ko ngayon is empty. Magdadala lang ako ng ito, dadaling ko lang ito doon. Then diretso na ako ng Wisconsin. Then Wisconsin, then pabalik na ng Winnipeg. Okay, so nakuha ko na yung papel ko. Paperworks. Dito ako ngayon sa Dryden. Check-in na ako sa Cardhouse. Then grab ko na itong trailer. Kunin ko na yung loaded trailer. Ang load ko is mabigat ngayon. Napakabigat. Nila rito yung buo, I mean yung sasambo mo yung buong truck at saka trailer. So ngayon ang diskarte ngayon dito, ang ginagawa ko is iniisa-isa ko per axle, then minaminus ko na lang para makuha mo yung per axle.
So ito, papakita ko sa inyo kung paano. Timbangan nila dito is kg, ang kailangan ko is pounds kasi US ako papasok yung load pang US, so kailangan pang isang kunin ko para madali kong mapuhay yung per axle kung yung timbang. So iunahin ko yung steering. So ang steering ko ay 500 5,320 kg, so sa pounds is 11,728. So pasok. So kukunin ko naman yung drive. So ito buo nga yung scale. So makukuha niyang timbang dito is yung timbang ng steering at timbang ng drive. So ang gagawin ko ngayon, so yung 21,940 ileles ko sa 500 yung sa timbang nung steering. Drive ko ay 16,620 kg. So sa pounds times 2.2 36,640 over ako sa ano, sa drive. So timbangin natin yung kuli ko yung trailer. So ang total ko ng truck and trailer ay 35,370. So kukunin ko ngayon yung timbang ng trailer axle ko. Convert ko siya. So yung timbang ng trailer ko is 13,430 sa kg. So convert ko siya ng pounds. 430 is 29,608. So over ako ng 2,000 pounds sa drive kasi ang allowed lang kasi sa US is 12 34 34. So kailangan ko mag-adjust ng axle kung may ma-adjust pa. So makita ko, tingnan ko muna yung adjustment ng trailer kung makukuha. So mangyayari, over ako sa drive ng 2,000 pounds. So marami pa akong bakanting butas. So 200 pounds ang kada butas. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Halos sumagad na. So yan, lulubog lang yung lock niya para may adjust ko. So nasa pangilang butas siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So halos sasagad ko na. So yan, i-adjust ko lang. Pakita ko sa inyo kanina, mamaya papakita ko yung pagbabago ng adjustment niya. Na-adjust ko na siya.
Kaso sumagad. Balik ko na siguro mga dalawang butas din. Good to go na ako dyan. So all goods na ako. So moving na. Dito ako tatawid sa International Falls. So yun. Tuloy-tuloy na lang ako sa akong paglalakbay. At maraming salamat po sa inyong manonood. At shout out sa mga truck driver dito sa Canada. Si Puloy Squad, si Parang MTV, si Pinoy Maneho, Pinoy Trucker, at si at yun laging lagi ko nakaka-chat na tumutulong para ma-monetize yung ating channel is si Charbel. At syempre lahat kayong mga nanonood, maraming salamat sa inyo. At